Hello, good morning. So, meron tayong i-re-refer dito. Matagal na to sa ating video card na to. Dati yung ano nito, problem ay shorted yung external power supply. Ayan. So, dati shorted yung external power supply niya. Tapos, wala pa akong hot air na nabibili na bago. Lumang hot air pa. So, ngayon, dumating na yung aking hot air na bago. So, ito ay February 9 pa. So, ngayon ay March 17 na. So, lampas na isang buwan sa akin itong video ko na to. Bali, nawala na nga yung video ko nito before. So, natanggal ko na rin yung IC. Then, in-order ko pa siya matagal bago dumating. So, na ito yung na-disassemble ko na ito. Mommy! Pinatanggal ko na yung IC na short. Ayan. So, hindi ko alam kung saan napalagay yung mga video na nauna natin. Pero, never mind. Sabidyohan natin ulit siya. Ayan. So, dalawang mostik na nawawala natin dito. Ah, yung ating tinanggal pala. Ano siya? Dual MOSFET. Sinag-shorted tong external power supply natin na ito. Gagawin natin ay dalhin, dumating na yung order ko ng mga ICs. Marami ito. Ito yung ating ipapalit. Gagawin natin sa microscope. Natin ay 6 6 6 3 6 6 3 6 lang sa ikabit nito. Nakalamay.
pwede i-deposit at sa bayan? Sa sige, nakalagay gikas ko na. Titignan mo sa 7-11. Or gikas na lang? Hindi lang papasok yun sa bahaya lahat eh. Kasi ano? Sa gikas na lang.
Saka hamburger. Saka pizza. Dama. Orange lang, saka apple. Hindi yung guilty. French fries lang. Potato. Potato lang, potato. Opo. Potato. Ayan, napalitan na natin. Napalitan na natin ng MOSFET. So, mahirap ikabit yung MOSFET. Yung mga sapphire kasi, yung pinaka-solder niya sa board, napakahirap tanggalin. Ano siya? Welding. Naka-welding. Hindi siya kagaya ng ordin na low-melt solder na ganito. So, napakahirap niyang tanggalin. Tagal kung bago matanggal. So, kailangan mo talaga siyang mataas yung temperature bago matanggal yung ano, yung nakadikit na old na solder, naka-welding kasi siya eh. Hindi siya low melt na kagaya nito na saglit lang painitan, kaya ng braid. So yun talagang manumana, matagal tanggalin yung ano, yung mga sapphire na model. Ayan, so ang ginamit ko na lang na panglagay natin is, so ganito, yung ganito yung ginamit natin. Ayan yun. Para ano siya, mabilis lang kasi malapad yung ano niyan eh. Tatanggalin na natin yung fuse. May bloated fuse ito. Ayan. So bang sinasunod natin. Ayan. Wala na siyang bakit. Pinampi. Tanggalin natin siya. Kailangan natin mag-apply ng low melt solder para lang matanggal. Matitigas kasi yung mga solder na mga ganitong PCB. Okay. Ayan.
bagong piece. Yeah, it tastes like that. Ibang siya. Tingnan natin ito. Ibigat. Okay, then. Sana mag-works. E pag pumutok, okay. Sibol, may problema dito. Tingnan natin kung shorted ang capacitor at baba. Capacitor dito. Ito. Natin, resorted, capacitor, tubok. So yan, hindi na siya shorted. So dun sa unang video natin, nawala lang kasi yung unang nating video, shorted ito eh. Yan, kasi ang likod niyan, yung MOSFET na yan. Wala na siyang shorted. Yan. Yung fuse natin dito, buo naman. So buo na rin to. Kaya buo yung fuse natin. Kung sa ground, check natin kung shorted. Okay. Not shorted. Ito ang ating external power supply. Not shorted in 3 pin from drive. And yung left kasi, ano na natin, sensor.
ang left na ano, 18. Ayan. So, put natin dito. 12 volts. And 3 volts. So, not shorted. Okay. Na mag-work. So, check natin yung mga capacitor dito. 0.8. So, 1.2. So, it's not shorted. Not shorted. Okay, it's not shorted. Okay. Test natin siya. Check natin kung mag-work. Pass test, yeah. Ito yung mga plan natin ito. Ito kasi matagal na sa akin, bali within the 7 days anong ni-repair ko, din yung nakapila kasi sa repair. Then na ano ko yan, na-test ko to. Shorted nga, pa-shorted yung MOSFET na dito. Hindi ko siya matanggal dahil yung lumang soldering iron yung gamit ko. Hindi niya kaya itong mga gantong MOSFET na nakadapa. Kasi ito naka-welding to, yung mga ibang ginamit pala dito eh. Yung matigas. Ayan, kaya mataas na temperature ang kailangan. So, bumili pa ako ng sugon, ang ganito. Ayan, sugon ng hot air para lang kayanin yung ating i-repair na ito. Kasi dalawa na yung i-repair ko na ganun ang issue. Kailangan ng high, mataas na temperature na hot air. Ayan. Yes. Sana magawa natin ito. Ngayon, nasolve na natin, nakapalitan na natin ang issue. Then, siyempre, in-order pa natin. Kaya, yung time ay matagal. So, umabot lang sa akin siya ng 1 month. And, so, March ano na ngayon? March 17. Ayan. So, March. Umabot siya ng 1 month and 4 days na. Kasama yung ordering natin ng piyasa. Ito. Tapos, yung customer din naman pati. Base sa chatting. Kasi pinakukuha ko na rin naman ng after nung machiko na diagnosis na sira yung MOSFET. Hindi naman niya kinuha dito. Ang tagal na nga hindi kinukuha. Tapos ngayon, sinat ko. Sabi ko, sir, dumating na yung hot air ko. Yan. Sir, willing ka bang papalitan natin IC order? Sabi niya, nag-go siya. Then, order tayo. Then, tumagal, matagal din siya. Ngayon lang siya dumating. Kahapon lang dumating yung IC. Ayan. So, napalitan na natin ngayon. Yun lang naman i-issue niya eh. Shorted yung external power supply dito. Sana mag-work na maayos. So, let's try. Wala lang na natin sa ating repair station. So, wala tayong heat sink. Buhay lang natin monitor agad. Sana maging okay. Hindi pumutok-confuse. Kasi pag pumutok-confuse, shorted ang GPU. Wala kasi ako nakita ng ibang shorted. Ayan. Ang natin ang 8 pin. Okay. Natin ang mabilis. Buhayin agad natin yung monitor para makita natin. Mag-display agad. Are you sure? Okay, nakauna yung monitor natin. Nakauna siya. Okay, let's try to open on faster. Mabilisan lang. Power on. Umikot siya. Click natin yung display. Kung nag-display, patayin agad natin. So, no display. Oops. Ayan, meron na. Boom. Okay na siya. Okay na, may display na. Success. So, success po ang ating repair. Ayan, so, stress test na lang yan. Okay. Okay, success. Sa katagalan, yung mga video ko nito nung una, nawala na yung video natin.
hinahanap po, hindi ko na makita. Ayan. Pati yung MOSFET na tinanggal ko yata. Nawawala. Ah, nandito pala. Oh, nandito nga. Dalawang MOSFET. Ayan. So, lagyan lang natin thermal paste. Then, stress test natin. Oh, dalawa pala CMA niya. Okay. Ang thermal paste. Salamat. Okay, kumana. So, po, alam ko, 4 gig lang ito yung sapphire. 4 gig. Sapphire. I think 4 gig siya eh. Uh-huh. Yes, 4 gig. DDR type. Ayan. Lagyan natin ang thermal paste. Palitan na natin ito. Meron naman tayo. Sira naman kasi. Palitan na lang natin. Kasi hindi na rin. Sira na tayo. Palitan na natin siya ng thermal pad. Marami akong thermal pad dito ang gamit. So, ito. Ano, inanuhan ng customer, mga maling paglalagay ng customer, pwede pa to, usable pa to. Ayan, okay, lagay natin sa likod, malinis naman na siya. Kasi ang nagdating sa symbol nito is customer eh. Ang position nito. Ang pala position. Posisyon. Tama naman. Okay. Yun lang, kailangan palitin siya nito. Ito. Tingin ko kailangan magpapalit siya. Pero tanongin natin customer. Si Mal din to, pabayaran natin siya. Linisin ko lang ito guys. Linisin ko lang.
napakarami na nito. Ang naging sira nito dahil sa dumi. Palitan na ito eh. Ito na mabay. Anay natin sa customer kung babayaran niya. Kasi ibibenta niya daw kasi itong video card. Pakarami ka lang ito. Siguro baka ito ay nabili lang na ito ay ibibenta. Kukuling ko lang siya guys. Okay, yes, yes, no. So, let's continue. Babalik na natin siya. Okay, so meron tayong tornilyo. Tatlo, matatagpo yan. So kulang yata ang tornilyo nito dito. Ito. Meron tayo yan. Okay. Meron pala tayong tornilyo paste. Lagyan pa pala natin. Baka limutan natin. Okay.
Ang mahaba natin ito ay ay para sa pan. Para siya sa pan. Okay, done. Siguro natambak na ito ng ating customer. Matimis siya eh. Check natin kung may display ulit. Kaya natin lagay yung hard disk.
Okay, display. Ayan, meron. Meron na. Okay, patayin muna natin. Lagyan natin siya ng turn off. Lagyan natin siya ng fogies. Okay, power on. Okay, it's a boot device. It's not a boot device. Try natin. Put 10. Ayan, sana mag-work siya na maayos. So, success ang repair natin. Magana. Alam natin ang customer updates. Tapos muna ako na. Para update. Pag-i-pick muna natin, driver. Okay, kit natin yung driver. Pumasok pa yung driver natin. Okay. Okay, RX570, Ranjan RX570. Pumasok na yung ating driver. Okay, check natin ang stress test. Hindi masyado abot ng aking camera. Nakikita niya. Working properly. Kita niya yan, 4 gig. Then 4 gig. Then ang GPU natin ay Lismiri. RX. Nakikita. Ayan. RX 570.
Test natin. Tingnan natin kung bibigay. Stress ko mga 10 minutes. Okay. Date ko kayo later. Reporting na maayos ng ating video na na-repair. Okay. So, update ko kayo later. Okay. Ayan. So, continuation tayo sa ating stress test na ginagawa. Mapapansin nyo guys, it's working fine. So may ang oras natin ngayon ay 18 minutes na siya. So paano, 18 minutes na po yung ating, kita nyo ba, 18 minutes. So dyan na kayo, naka-cable lang ating camera. Yan, 18 minutes, so magtiwala lang kayo sa akin. So yung ating repair. So temperature nya, naka-full load 100% GPU load tayo. Yan. 130 CPU load. Tapos yung pan speed natin is 7% lang siya. Yan yung repair natin. Sapa yan. Sapa yung video card. Yan, okay na siya. It's working fine. Pabilis speed lahat ng pan. So detected yung driver natin. Of course, simple kaya nagra-run ng ating stress test. Yan. So, okay na siya guys. Okay nang repair natin. So, shorted MOSFET. Pinalitan natin. So, ito pinalitan natin. Dalawang shorted MOSFET. Ayan. Dalawang SMD fuse. Saka dalawang MOSFET. Ayan, pinalitan natin. So, binigitan lang natin sa resibo. So, dumating kasi siya ay February 9, 2022. Ayan. Tapos ngayon ay March 17. So, lampas na isang buwan dito sa atin. Pero okay lang naman sa customer, walang problema, walang kaso. Ayan. So alam ng customer yung lahat ng transaction natin. Nawala na nga yung una kong video dito eh. Yung pagtitester natin ng shorted. So nawala na. Nawala na. Sayang ang ating unang video. Pero wala tayong magagawa. This is a continuation of repair. At least, napagana natin ng maayos at maganda ang ating nire-repair. It's working fine. 100%. After stress test natin. And, ano na siya? 20 minutes na siya. Hindi pa siya namamatay. So, okay na siya. Wala ng problema. So, chat ng ating customer. Pupuntahan daw niya ngayon. Chat sa atin, si sir. Nakita ko sa inyo yung chat. Wala naman makita niya. Tayo evidence na tayo ay may ka-transaction. Ayan. Okay. So, show natin sa monitor. Ayan. Ayan siya guys. Rita. Yun. Kunin ko mamaya sir. Okay. Okay sir. Ayan. Okay na yung transaction natin. So, kukunin mamaya ng customer ating ni-repair. Okay. Maraming pa tayong repair. So, as of now, meron na naman tayong 9 pieces repair. Naghihintay, may parating pang dalawa. So, dagdag lang ng dagdag. So, nag 19 pieces, naging 8 pieces. So, ngayon, may 9 pieces na naman. So, araw-araw, patas lang ng patas yung ating repair. Ayan. Sana, tuloy-tuloy lang. Maraming magpadala sa atin. Yung iba, galing YouTube, galing ng Mindanao, galing ng Dipulog City, galing ng Olongapo, pina-LBC nila at UR. Okay, kung may repair po, pa-repair po kayo na video card o laptop, motherboard, just send nyo lang po. May address naman po tayo dito sa ating sa ating mga vlog na ito. Okay? So hanggang dito na lang ating repairing. So thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you on the next video. Bye-bye!